po kami ng complaint case against kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre laban po sa dahil po sa paglabag niya sa Republic Act 6713, which is betraying betraying public trust sa pagpapalaganap niya ng mga fake news. Ito, marami na po siyang pinapalaganap ng mga maling impormasyon. At sa day and age po na to where fake news is rampant, nakikita po natin sa social media maraming mga fake sites, mga mali-maling impormasyon na kumakalat. Naniniwala po kami na it's a misuse and abuse of his public office to actually spread misinformation, and we think that our public servants must be held at a higher ethical standard dahil po sila po ay accountable sa ating mga mamamayan, sa ating mga sa bawat Pilipino, and dapat po hindi po niya ginagamit yung kanyang public office to actually perpetuate mga misinformation, specifically about yung dun sa pag-accuse niya sa several senators about conspiring sa Marawi crisis. And at the same time, yung kanyang pagsasabi na yung Korean Mafia daw ay involved dun sa sa mga EJK, sa pagpapatay ng mga tao. Kasama ko po ngayon iba't ibang mga youth and concerned citizens who just cannot stand anymore itong mga fake news, itong kabalastugan na pinalalaganap ng isang public official that we think we should not tolerate anymore. We're here to show people, we're here to show our fellow citizens and our fellow youth that we cannot tolerate this kind of behavior anymore, that we will not stand for this, and that we will fight back. Fake news king po ang tawag namin kay Vitaliano Aguirre dahil po nagiging faktor yan ng fake news ang Secretary of Justice natin. Unang-una sinabi niya na si Senator Bong Aquino, si Ronald Llamas, magkasama daw sila sa Marawi meeting doon. Hindi naman pala totoo kasi sa Iloilo Airport naman nangyari yun noong 2015. Hindi siya nangyari noong 2017. Pangalawa, sinabi niya na ibang mga embassy officials daw ay kasama sa or infiltrated ng Korean Mafia na hindi naman din totoo. At nung pinall out siya ng media doon, at sinabi niya naman, misquoted lang daw siya. So ginagamit din ang media para maging scapegoat dito sa fake news factory na ginagawa ng kagawaran ng posisyon natin. At hindi namin ito tatanggapin ng nakaupo lamang. Una-una, tinanong kanina kung bakit inuna namin si Vitaliano Aguirre. Dahil po naniniwala kami na ang pundasyon ng justisya ay ang katotohanan. Kung hindi naniniwala sa katotohanan at hindi nagpapalaganap ng katotohanan ang kagawaran ng justisya, para saan pa ang posisyon niya? Kaya isa sa mga gusto naming mangyari ay matanggal siya sa posisyon dahil hindi niya deserve ang posisyon na yon. Pangalawa po, gusto din po namin ipaalam sa lahat ng tao na hindi namin tatanggapin ang lahat ng kasinungalingan ng gobyernong ito. Ito po ay unang-una lamang sa laban natin against fake news. Gusto po natin ang gobyerno natin ay magkaroon ng accountability sa mga tao. Gusto natin maging accountable sila to the truth at hindi sila yung unang-una nagpapalaganap ng kasinungalingan sa mga tao po sa Pilipinas. Pinaka-strong position would be for the president to actually take him out of office. Okay.